Eksklusibong pinasilip sa News 5 ang BRP Davao del Sur. Yan ang modernong barko ng Philippine Navy na gagamitin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. May bagong belta naman ang China sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Dito nakadaong sa Puerto Princesa City sa Palawan ang BRP Davao del Sur. Kinomisyon ito ng Philippine Navy noong 2017. Nasa 500 tao ang kapasidad nito. Bukod sa maritime patrols, gagamitin din ang naval assets sa resupply missions sa mga isla sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. It is one of the largest vessel ng Philippine Navy natin that can conduct multifarious military and non-military operations. Right now, we are at Western Command Joint Operations Area and nandito kami to increase our naval presence. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty. Agad na mapapansin ang lawak at taas ng barko na angkop sa pangunahin nitong misyon na magkarga ng mga sasakyan at gamit ng militar. Meron itong flight deck na halos kasing laki ng isang basketball court kung saan kayang mag-landing at take-off ang hanggang 2 helicopter. Sa magkabilang gilid naman ng barko, nakahanda ang 2 rigid hull inflatable boats. For military operations, we have the sea leaf, logistics run, we can conduct amphibious operations, we can conduct humanitarian assistance and disaster response, search and rescue, surveillance and reconnaissance, we could also conduct flight operations. Ayon sa Philippine Navy, malaking tulong ang BRP Davao del Sur para mabantayan ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa West Philippine Sea, malaking bagay daw kung madaragdagan pa ang mga barko ng Philippine Navy na magbabantay sa ating teritoryo. Sa well deck ng barko, nakaposisyon ang 2 landing craft utility vessel na kayang magkarga ng mga sundalo at military equipment. Meron din itong amphibious assault vehicle o mga AAV na pwedeng bumiyahe sa lupa at sa dagat. Swak para sa mga tropa ng Philippine Marine Corps. Having an amphibious vehicle is very important given the fact that our country is composed of more than 7,100 islands. Habang naghahanda ang BRP Davao del Sur sa panibago nitong pag-alayag, muling iginit ng China na sila ang may soberanya sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, illegal at wala raw visa ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Sagot ito ng China sa naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines na disputable o katutol-tutol ang claim ng China sa West Philippine Sea. Sabi pa ng China, ang pagsalsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay labag din sa soberanya ng China. Noong nakaraang linggo ay matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang resupply mission sa BRP Sierra Madre kahit pati ng kaitong harangin ng China Coast Guard. Hinimok din ng China ang Pilipinas na itigil daw ang mga provocation o paglikha ng gulo sa dagat para raw hindi maapektuhan ang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi totoo at propaganda lang. Yan ang iginiit ng AFP sa akusasyon ng China na pinaalis daw nila ang gunboat ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Sa official statement ng China Coast Guard, sinabi nilang ilang beses binalaan ng China ang barko ng Philippine Navy pero hindi sila pinansin dahil di raw epektibo ang mga babala, umaksyon na ang China para mataboy ang barko ng Pilipinas. Kinumpirma naman ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na nasa Scarborough Shoal nga ang Navy ship ng Pilipinas para sa isang maritime patrol mission. Hinamon daw ito ng China Coast Guard pero hindi sila nagpatinag. Nagpatuloy lang daw sa ruta ang ating barko at wala raw nangyaring pananaboy. Propaganda lang daw ang sinasabi ng China. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.